Pero lo sé por mi móvil. Yo no tengo que quitar esa monitor. Tengo que quitarlo. Yo nunca voy a hacer un live. Ini tanah ada aku, aku juga harus tumbuh.
Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid, at sa lahat po ng ating mga soaking tagapanood po ng ating programa, The Voice of True Reformation. Una po sa lahat, pasalamatan po natin at purihin po ang ating Panginoon sa isa naman pong gabi na ibinigay po sa atin. Nakatayo po ay magkasama-sama po ngayong gabi dito po sa ating programa sa Daniel and Revelation Seminar. Okay, purihin po ang Diyos at pasalamatan po natin siya sa kanya pong dakilang pag-ibig po sa atin, sa kanya pong mga pagpapala na patuloy niya pong ibinibigay sa bawat isa sa atin po, okay, sa buong maghapon. At ibalik po natin po sa ating Panginoon ang lahat po ng karangalan, kapurihan at pagsamba po sa kanyang dakilang pangalan. Okay, sa atin pong pagsisimula ngayong gabi, simulan po natin po ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa magitan po ng isang panalangin. Panalangin po tayo. Ama po namin na nasa langit po kayo, samahin po ang inyong pangalan, dumating po ang inyong kaharian, maganda po ang inyong kalooban dito sa lupa, kaya po nang nasa langit. Nagpapasalamat po kami na iningatan niyo po kami sa buong maghapon. Salamat po sa buhay, sa lakas, napataloy niyo pong ipinahiram po sa amin. At sa gabi pong ito, inanyahan po namin ang inyong banal na Espiritu na patnubayan po kami sa amin pong pag-aaral ng inyong pong mga salita upang ito po ay aming maunawaan. At ipagkalob niyo po sa amin, Panginoong Diyos, ang inyong pong kapayapaan. Patawad po kung sa inyo kami nasumpungan nagkulang at nagkasala. Ito po aming samod dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, once again po, welcome po sa ating pag-aaral ng salita po ng Diyos sa gabi pong ito. At nawa po ang pagpapala ng ating Panginoon ang sumaatin pong lahat sa atin pong patuloy po na pag-aaral ng kanya pong mga salita. Okay? So, kagabi po mga kapatid, atin pong napag-aralan tungkol po sa ibang objections, okay, mula po sa atin pong, mula po sa Laodicean Church, okay? O sa mga kapatiran po natin na kung saan hindi po nabilong sa reform movement. Okay, sa reformation movement po na nakita ni Sister White bago siya namatay. Okay, at isa po dyan po is yung sinasabi lang do not call the Seventh Adventist Church Babylon. Okay, ay yan daw po ang paboritong mensahe po ng mga reform, of which sinabi daw ni Sister White na ang sino mang nagsasabi na ang Seventh Adventist po ay Babylon are the accuser of the brethren. Okay? Pero, yan po, napag-aralan natin kagabi, mga kapatid, na ang tinutukoy po na Seventh Adventist is yung tunay po na Seventh Adventist na tumutupad po sa utos ng Diyos at nanghahawak po sa pananampalataya ni Jesus. Okay? Pero kung Seventh Adventist lang po tayo sa pangalan or manatili po tayo sa spiritual condition po na malahininga, okay, ay hindi po may apply po sa atin yung salita po na do not call the Seventh Adventist Church Babylon as individual and as a denomination. Pero kung ang denomination po natin ay maliwanag na po na nagtuturo po ng salungat sa kautusan ng ating Panginoon, tinuturo po sa mga miyembro ang paglabag sa kautusan ng Diyos, ang practices po ay labag sa kautusan ng Diyos, ano ang tawag po natin dyan? Di ba? Paghayagan na po ang paglabag talaga sa utos ng Panginoon, hindi na po yan matatawag na totoong Seventh Adventist. Kasi ang Seventh Adventist po na hindi natin pwedeng tawaging Babylon, yun pong sabi ni Sister White doon sa ating binasa kagabi na lifting up the downtrodden law. Yan po isa sa characteristics of God's church, which is the Seventh Adventist Church in these last days from 1844. Yan po yung totoong Seventh Adventist na tinataas po yung downtrodden law. Okay? And she is keeping the commandments of God and the faith of Jesus. Pero kung nasa worldly, nasa kasali na po tayo sa ang church po ay nakikiayon na sa sanlibutan,
She sacrificed the principles of faith just for the sake to form an unlawful alliance with the world. How can we say na yan po ay totoong Seventh Adventist kung nakikiayon na po sa takbo ng mundo? Nagluluto na po sa araw ng Sabbath. Pinahintulutan yung mga miyembro na pwede magluto pag Sabbath, of which yung pagluluto po sa araw ng Sabbath is also a direct violation of the Sabbath law. Okay? And if we violate the law, the Sabbath law, binabiolate din natin yung buong kautusan ng ating Panginoon. Okay? Pinapayagan na po na pwedeng magsundalo, magpulis ang mga members. So, makita natin po ay ang church po is totoo ngayon sinabi sa volume 8, page 118. The church is being converted to the world in transgression. Sinabi pati doon, daily, the church is being converted to the world in transgression. Araw-araw po yan. Instead of converting the world to become obedient to the law of God, the church is daily converting to the world in transgression. Okay? Yan po ang sinabi po sa volume 8. No, kaya, kailan po nagsimula po yan sa ating church ng malawakang pag-apostasya? Open po, open apostasy and worldwide apostasy or universal apostasy. Nangyari po yan noong 1914 when, during the time of the First World War. Akala ng iba, maliit lang na isyo po yung 1914. No, hindi po maliit na isyo po yun. Because at that time, okay, the church has been tested by God through World War. And makita natin mga kapatid, the church, okay, the church did not stand. Okay, hindi po niya napanagumpayan po, hindi siya nakatayo sa panahon po ng crisis, war crisis. She sacrificed the principles, okay, and deformed an unlawful alliance with the world in order to avoid persecution. Nangyari po yan sa year 1914. Pero dyan naman po sa time na yan ng World War na yan, dyan po nabuhay yung nakita po ni Mrs. White na great movement, a work of revival is going forward in many places. Nakita po yan ni Mr. White po during the crisis, yung great reformatory movement among God's people. It means among the Seventh Day Adventist Church. At kailan po natupad yan? 1914 to 1918 during the First World War. Kaya yung volume 6 page 400 po natupad din po yun. Doon po natupad yun. Yung volume 6 page 400. Anong sinabi po doon sa volume 6? As trials taken around us, both separation and unity will be seen in our ranks. Some who are now ready to take up weapons of warfare will in times of real peril make it manifest that they are not built upon the solid rock. They will yield to temptation. Men of learning, those who have great privileges but have not improved them, will under one pretext or another go out from us. Sino yung lalabas po sa atin sa church? It's yung mga tao po na nagpadala po sa temptation. Okay? And they are ready to take up weapons of warfare. Sila po yung magpadala sa temptation. Okay? Ang world war po is a great temptation. Either susunod tayo sa utos ng Diyos o hindi. But when the church grant every member a full liberty of conscience, at the time, no? Sabi po nila, wala daw kaalam-alam ang GC, wala daw kanilalaman ang GC po doon sa apostasy na nangyari noong 1914, hindi po totoo yan. No, I can say po na hindi po yan totoo based doon po sa mga binasa nating mga documents dahil alam na alam po. Kaya noong 1920, noong nagharap po ang mga reformador at saka ang General Conference leadership sa panguna ni A.G. Daniels, siya po yung ating president at the time. Alam na alam ni Daniel ang nangyari po. At ang sabi ni Daniel sa mga reformador, mula sa simula, we grant to every member liberty of conscience. And that liberty of conscience po, mga kapatid, napakalinaw po yan, that is a license to transgress.
para binibigyan po ng lisensya ang lahat ng mga members na lumabag sa utos ng Panginoon. Diyan po, pinapakan ng husto ang kautusan ng ating Panginoon. Just imagine, ang gagawin pong criteria ngayon, ang gagawing basihan is ang konsensya ng tao. Kaya yung mga sundalo, hindi naman nakukonsensya yan na pumatay. Hindi yan nakukonsensya. Eh kung yun ang pagbabasihan po, lahat po tayo ay lalabag sa kautusan ng ating Panginoon. Yung mga kumakain ng baboy, hindi naman nakukonsensya yan. Hindi yan nakukonsensya. Eh hindi po ang konsensya po ang batayan natin. It's the Word of God. Yan po ang batayan, pundasyon ng ating pananampalataya. Hindi po sa isip. Kasi karamihan po ng mga tao, kahit kasalanan sa umpisa, pero pag nasanay ng gumawa ng masama, hindi na yan nakukonsensya. Kaya hindi po safe na yung conscience po, conviction po, yung batayan sa pagsunod sa Panginoon. Pwedeng sumunod, pwedeng hindi. Hindi po yan. Ang Panginoon po, either susunod tayo or hindi, according to His Word. Yan po ang bagong doktrina o resolution na ibinigay po ng General Conference natin noong time na yan. Kaya doon po nagsimula yung open apostasy. Worldwide apostasy. Kasi naging world war yun. At magmula noon hanggang 1936 during the Second World War, ang mga Seventh Adventist po nandoon din po sa battlefield. Kaya sabi nila, yung may narinig po ako palagi na sinasabi nila na hindi daw sinang-ayunan ng GC yung ginawa ni Conradi sa Germany. Actually, dinisiplina daw, dinisband daw ang European Division. No, hindi po totoo yan. Na dahil sa gira, dinisband ang European Division. Dinisiplina daw si Conradi. Wala pong ganong nangyari po sa 1920 na nagharap-harap po ang mga reformador at ang General Conference. Nag-apila ang 2% po, pero makita natin na hindi na talaga sila sinang-ayunan doon sa sunod nila at pag-interpret nila sa kautusan ng ating Panginoon according to our practice and doctrine. Kaya pagka 1922, wala na pong ibang option po ang mga reformador but to go separately from the church. Pero matagal pa sila pong naghintay. Imagine mo, 1914, 1922, bago po sila nagkaroon ng final separation from the mother church. Talagang wala na silang magawa kasi dinisfellowship na sila eh. Ngayon, mayroon pong nagtanong po kagabi. Sorry po ha, hindi ko po ito nasagot po kagabi. Okay, pero ito na po yung pagkakataon bago po tayo mag-open po sa ating bagong topic po ngayong gabi. Okay? Ito po yung katanungan po niya mga kapatid. Dali lang po ha. Okay. Nagloko naman ito. Dali lang mga kapatid ha. Hanapin ko lang ha. Ay, naku. Nagluloko naman. Ayaw. Okay, pero natandaan ko yung tanong niya mga kapatid kagabi. Sabi niya sa akin, Pastor, kung kayo po talaga ang totoong remnant people, okay, ito po yung tunada ng kanyang tanong pero hindi ko na po mahanap mga kapatid. Ha? Pasensya na po kayo. Hindi ko na po mahanap yung tanong niya. Nagluloko naman itong ayaw mabuksan po itong isa kong dali po ha para makita po natin. Basahin ko na lang po for sure. Okay, sandali lang. Kasi inaabangan po ito niya ngayon po mga kapatid.
Okay. Di ko talaga mahanap, mga kapatid. Ha? Sandali lang po. Pero ito lang po yung binasa ko na po. Dalawang beses ko yung binasa po yon kagabi. At kanina po. Is ang kanya pong katanungan po, mga kapatid. Kung kayo po ang yung totoong remnant, ayon po sa paliwanag po ninyo. Okay? Ang tanong niya po, mga kapatid, is bakit daw po hindi po sa reform ipinagkatiwala yung mga aklat ni Mrs. White? Yung mga spirit of prophecy po, bakit daw po hindi po ipinagkatiwala ni Mrs. White sa reform? Unang tanong po niya. Pangalawa, kung ang IMS is darm, o ito po, reform movement na to, ang remnant po na totoo, bakit po si Ellen G. White hindi siya lumabas sa SDA? Okay? Hindi lang niya dinugtungan at nag-join sana sa reform. Kung ito po na po yung totoong, kung ito yung totoong remnant. Okay? Brother Fernandez, no? Nakalimutan ko yung first name niya. Pero ano po? Taga Mindoro po yun eh. Yung nagtanong na yun, taga Mindoro po, no? Hindi ko lang matandaan kaano yung mukha niya kasi dati doon din ako sa Mindoro bumibisita. Okay? Ano yung pangalan niya? Jay. Nagluloko talaga yung laptop ko. Gumagalaw ng gumagalaw. Okay. Si Brother Fernandez po, yun ang kanyang katanungan po. Una, sagutin ko po yung una. Bakit po hindi pinagkatiwala po sa reform yung mga aklat po ni Mrs. White kung ito naman daw po yung remnant? Alam niyo po, mga kapatid, nabuhay po ang reform, isinilang po 1914, kasagsagan po ng gira. No? Gira po, kasagsagan ng gira yon. Yun talagang starting August 2, 1914. Okay? Namatay si Ellen G. White July 16, 1915, pagka next year. Okay? Pero 1915 po, kasagsagan pa rin yun ng gira sa Germany, sa Europe. Okay? Ayaw ko kung anong taon nakaabot po sa Amerika ang First World War. Hindi ko po kabisado yung year kung anong taon na involved po yung Americans. Okay? Sa gira po. Pero nauna po yan sa Germany. Okay? Pagka next year, namatay Sister White, July. So parang 1 year lang po, July. Ang tanong po niya is bakit daw po hindi ipinagkatiwala sa reform? Okay? Kung ito ang remnant, yung mga libro ni Mrs. White. Okay? So, ang sagot ko po dyan, mga kapatid, hindi po yan ipinagkatiwala sa reform. Bakit po? Dahil namatay na si Sister White 1915 pa. Kasagsagan ng gira, 1916, 1917, 1918, bago natapos ang gira. Yung mga 1919, medyo magulo pa rin yan. So, salamat po, Nanay Ninita, Joe Fernandez. Salamat po. Ayan nga pa, nga pala. Si Joe Fernandez po ang nagtanong yan. Okay? So, 1918 po, natapos na, bago po natapos ang gira na. Natapos po ang gira noong 1918. Okay? Then, naporma talaga po ang, na-organize talaga ang reform. May isang union po silang na-organize at na-organize po noong 1919, just after the war. Yun po yung Dutch Union. Sa 2% na po yan. Okay, pero hindi pa yun sila totally po humiwalay talaga sa Adventist o sa Mother Church noong 1919. Okay? Kaya yung kanilang pangalan po ay IMS is the A. Old Movement Standing Firm Since 1844. Yan po yung pangalan po ng Dutch Union na yan sa Germany. Okay? 1919 po. Pagka 1920, okay, sabi nila gusto daw i-reclaim ng leadership yung mga
reform sa Germany, kaya pinag-umarap po ang General Conference Committee, okay? Sa panguna po ni E.G. Daniel, siya yung president at the time, pumunta po sila ng Germany sa Friedensau. Okay? Friedensau, Germany po, para makipag-hearing po doon sa reform movement. Okay, ito yung protocol po sa hearing. Yan po, yung protocol po sa hearing noong 1920. Ito po yan, mga kapatid. No? Yan po, yung protocol na yan. Ito po yun siya. Flash ko lang po ha. Yan po. Basahin niyo po. Isang minuto siguro. Protocol of the meetings held July 21-23, 1920 in Friedensau, Germany between the Seventh Adventist and the Reform Movement representatives. Yan po. Ang ebidensya po natin na noong 1920 po, may naganap talaga na hearing. Okay? Hearing po yan ha, between the Reform Movement representatives, 16 reformers po ang humarap sa General Conference natin noong 1920 for a dialogue. Hearing po. No? Okay. Pero, noong time na yon, July 21-23, trade days po yan. 1920 po ang hearing po between the Reform Movement representatives and the General Conference. Pero, hindi po nasiyahan ang mga reformador at that time. Sa hearing nila, hindi po sila nasiyahan. Ibig sabihin, hindi nila nagustuhan yung mga reasoning, yung mga pinaliwanag po ng General Conference leadership. Okay? Ito, maganda po ito. Basahin po. Maganda ito kasi, ano to eh, yung dialogue po, kung sino ang nagsalita, naka-record. Anong sinabi, nandyan din po. Mga questions, nandito po lahat. Yung apat na tanong po ng mga reformador sa General Conference, nandito po nakalagay. And sinagot po nila isa-isa, pero unsatisfying po on the part of the reformers. Lalo na nung si A.G. Daniels, mas ginastify niya yung mga sumali sa gira kaysa kanila na hindi sumali. Yung mga naging tapat po sa prinsipyo ng ating Panginoon, mas sila po yung mali para po sa General Conference President. Mali. No? Ginamit niya yung case ni Moses, kaya hindi nasiyahan yung mga reformador. Pero hindi naman sila nagkahiwalay noong 23, parang magkaaway, hindi po. Maganda naman yung nakalagay dito po sa libro na booklet na to nung nagtapos po sila sa kanilang meeting. Pero makita po natin po mga kapatid na hindi po sila na-satisfied. 1920 po yan. Pagka 1921, nag-meeting po sila internationally, yung reform movement sa Germany, nag-meeting sila. First international meeting nila yon. At nag-elect sila, nag-organize na sila po sa time na yan. Then, doon po sa meeting na yun ng 1921, parang November 1921, nagpili po sila ng dalawang delegates to be sent to California, San Francisco, California. Pagka next year, 21 yon, pagka 22, next year. Okay, para humarap po doon, mag-attend po sa delegation meeting, okay, with the four questions na kanilang typewritten po, isinulat po nila in German language and in English language. Yung kanilang four major questions to be presented doon sa delegates meeting. Hoping na papayagan po sila doon po sa delegates meeting. Marami silang sulat na ipinadala sa leadership, pero ang pinaka-last attempt po na ginawa nila noong si A.G. Daniels po ay papunta sa auditorium, nasa documents din po yan, at kanilang in-approach si A.G. Daniel ng personal. At tinanong nila kung makakapasok ba sila yung kanilang mga Christian doon sa delegation. Pero ang sagot ni A.G. Daniel at the time, hindi pa siya nakapag-lay down, "We could never permit these Christians to come up before the delegation, for this would cause a greater disturbance we ever
had. Kaya sabi ni Eji Daniel, hindi kayo, hindi na ito papayagan na makapasok doon sa delegation session. Yung inyong mga, yung present nila sa 1920, hindi na po, hindi nila dadalahin doon sa delegation. Bakit daw po? Dahil yun daw ang mag-create ng malaking gulo. So nung nakita nila na sarado na po ang pinto, para ayusin po yung problema, yung gusot po, no? Yung apostasy na nangyari sa 1914, kaya noong 1920, nag-imprint, pa-imprinta po sila ng pamphlets na si Jesus umiyak sa kanyang bayan. Dear brothers and sisters, ask yourself the question, why a terrible apostasy? Yan po yung title ng kanilang pamphlet po na pina-imprinta noong 1922. Kaya yan po mga kapatid, ang ibig ko pong sabihin, paano po i-entrust ni Sister White yung kanyang mga writings na kung saan ang reform movement is na forma siya, na organize siya, matagal nang patay si Ellen G. White. Na ipagkatiwala na po niya ang kanyang mga libro doon sa mga trustee. Okay? Pero yung trustee na yon is an independent group po yun. Separated sila sa mga leaders ng Seventh Adventist. Mayroon sariling trustee po yun na sila po ang nangangasiwa sa mga aklat ni Mrs. White. No. Kaya yan, isipin mo, Brother Joey. No? Hindi na talaga po mangyayari yon, yung iniisip niyo po na kung ang reform, ang remnant, disinsanay, sa kanya ipinagkatiwala, eh nung buhay pa Sister White, wala pa namang reform movement. Wala pa. Eh paano mapunta sa reform movement po yung pagkatiwala ni Mrs. White sa kanyang mga libro? At hindi rin pahiintulutan niya ng mga leaders ng Seventh Adventist. Ayaw nga nilang ibigay yung mga property. Di ba? Yun pa kayang printing press na kumikita sila. Meron silang percentage dyan. Kung may royalties ang author, lalo na yung church, yung corporation po, may malaking kita sila. Sa bawat binta ng libro, may kita talaga sila dyan. Kaya hindi talagang mangyari yan na ipagkatiwala yan sa reform. Pangalawa, yung pangalawa mong tanong is, bakit si Ellen G. White hindi umalis sa SDA at sumama na lang sana sa reform? Imposible din na mangyari yan, Brother Joey. Imposible na mangyari yan. Bakit? Bago nabuo ang reform, matagal nang patay si Ellen G. White. Matagal nang patay. Okay? Matagal na siyang patay, kaya hindi mangyari yung iniisip po ninyo. No? Hindi porque si Sister White hindi nakapasok sa reform, eh hindi na po totoo ang reform na kanyang nakita sa vision. No? Hindi po, hindi yan ang basihan. Dahil ang propeta hindi nakapasok sa reform, hindi na totoo ang reform. Bibigyan ko kayo ng sample na. Si Moses, yung alagad ng Diyos, yung nag-lead sa bayan ng Israel, nakarating po ba siya sa promised land? Di ba hindi po? Di ba mga kapatid? Hindi po siya. Si Moses po, isang pinakamaamo sa buong mundo, pero hindi nakapasok sa promised land. Bakit po? Anong dahilan? Dahil sa nagkasala siya nung pinalo niya twice yung bato. And sabi niya sa mga Israelites, gusto niyo ba nakuhunan ko yun ng tubig dito sa batong ito? Para bang siya po yung may kapangyarihan? Sabi po ng Spirit of Prophecy, Moses, doon siya nagkasala. Because he take the glory to himself. Yung glory of God, parang kinuha niya, inagaw niya by saying na kayong mga rebuild kayo, kukunan ko ba kayo ng tubig sa batong ito? Pinalo niya dalawang beses po yung bato. Doon siya nagkasala. Kaya hindi siya pinapasok ng Panginoon sa promised land. Pero bago po siya namatay, mga kapatid, sa Deuteronomy last chapter, ipinakita po sa kanya ng Diyos ang land of promise. Pinakita po sa kanya yung lupa ng Canaan. Pati nga yung pagkamatay ni Jesus, sabi ng Spirit of Prophecy, pinakita din po kay Moses. Pero ang tanong, nakapasok ba siya sa promised land? Hindi po. Pero nakita niya. Okay? Pero ibig sabihin ba, dahil hindi siya nakapasok sa promised land, hindi po totoo yung nakita niya? Hindi po. Totoo yun. Si Sister White, oo, hindi siya nakapasok sa reform. Sa reform movement, na ito po yung IMS. Hindi talaga siya nakapasok. Bakit?
patay na siya eh, bago sinilang yung reform. Itong reform movement na to, nasiniluhan ng dugo ng mga martyr ng First World War and the Second World War, binuisan po ito Brad Joey ng buhay. Hindi na talaga nakapasok si Ellen G. White po dito. Bakit? Patay na siya eh, matagal na. 1915 pa namatay na siya. Kasagsagan po ng gera. Karoon ng total separation ang reform movement sa 7th Adventist sa 98% noong 1922. So, paano makapasok si Mrs. White? Di ba? Pero, bago siya namatay, nakita niya na po in her vision na great reformatory movement. Ipinakita na po sa kanya ng ating Panginoon. No. So, kagaya ni Moses, pinakita sa kanyang promised land, pero hindi na siya nakapasok. Okay? Ganyan din po, Sister White. Nakita niya po sa vision ng reform movement. Nakita niya yung crisis ng First World War, Second World War, at nakita din po niya sa vision po yung pagdating o yung pagkasilang po ng reform movement. Nakita talaga niya. Kaya yung nangyari sa 1914 po, at ang ganda po ng vision ni Sister White kasi nirelay niya po ang reformation sa coming crisis. And we believe na yung crisis na yon, according to the written book natin, is walang iba po kundi yung First World War. Ganon po, katindi po yung prophecy ni Sister White. Sa mga walang pananampalataya po, hindi talaga nila maintindihan yon. Dahil ang kanilang pagmamahal po nandoon sa organization, hindi po sa Panginoon. Pag minahal natin yung organization ang higit sa Panginoon, mahirap talaga natin maintindihan yung prophecy and history. At mahirap din natin i-practice yung mga present truth. Pag mas mahal lang natin yung organization kaysa pagmamahal po sa Panginoon. May mga tao po na itinatali ang mga tao sa organisasyon, hindi nila itinatali ang mga tao kay Kristo. Oh, meron ganun. No? Sa organisasyon po nila tinatali yung mga tao, hindi po. Dapat hindi po sa organisasyon natin itali yung mga tao. Itali natin ang mga tao, idugtong natin ang mga tao kay Jesucristo. Doon po natin sila para matuto po sila na maging masunurin po sa utos po ng ating Panginoong Diyos. Okay? Sa okay, kung meron pa po kayong susog o meron pa po kayong mga clarification o anumang pong katanungan, kung hindi kayo magpaabot po ng inyong mga katanungan, ilagay nyo lang po dyan sa ating comment section box. And I appreciate it so much. No? Ang inyo po mga katanungan po, lalo na po yung mga importanteng tanong po. No? Libre po tayong magtanong po dito. Okay? Masaya po ako kung meron pong nagtatanong. Salamat po. Okay? At kung sakaling hindi ko man po alam ang sagot po sa inyong tanong, hihingi po ako ng paumanhin. Maging honest lang po tayo. Kung hindi ko talaga alam po ang sagot, sasabihin ko naman po kung pasensya po, hindi ko kaya. Kagaya ng Sabado po, may nagtanong sa akin. Ako yung nagdala ng lesson ng Sabado. Sabi ko sa kapatid, sabi niya, Mark, pwede magtanong? Sabi ko, pwede naman. Pero huwag lang yung mahirap na tanong. Tumawa siya. Sabi niya sa akin, sabi niya ang Diyos daw ay pag-ibig. Pero pinatay din ng Panginoon ang mga tao nung sa panahon ng baha. Sabi niya, bakit? Sabi niya, pinatay lang din naman pala ng Panginoon yung mga taong masasama. Bakit hindi na lang si Satanas yung pinatay niya? Sinama si Satanas pagpatay. At least tapos na sana ang problema. Di ba? Magandang tanong din. Pero mahirap pong sagutin eh. Hindi ko kaya sagutin. Hindi ko po kaya sagutin yung sabi niya, bakit hindi na lang isinama daw si Satanas. Oh. Sabi ng ating Panginoon, my thoughts are not your thoughts. Neither my ways are your ways. As the heaven is higher than the earth, so my ways. Okay? So, sabi ko sa kanya, kung hindi ka nagmamadali sa sagot, oh. Pero hindi ko talaga alam bakit ang Panginoon hindi niya sinama talaga si Satanas. Pero ito yung naintindihan ko, bakit hindi ginawa ng Diyos yun from the start pa lang, bakit hindi na niya pinatay si Satanas? Okay. Sa aking pananaw lang, ay wag ko mag-agree po kayo, sabi ko sa kanya. Sa aking pananaw lang, noong bakit hindi pinatay agad-agad ng Diyos si Satanas, mga kapatid, noong nagkasala siya sa heaven? Pinayagan pa niyang mag-work si Satan dito sa lupa, hinulog niya sa langit.
Tapos pinayagan pa niyang gumawa dito. Di, ang dami tuloy mga taong nadamay. Kasi manunukso talaga si Satanas. Pero bakit hindi pinatay ng Diyos Satanas? Para sa aking naintindihan po, dahil ang Diyos po ay pag-ibig. Kung sakaling ginawa ng Diyos yun na pinatay niya agad si Satan, pwede naman niyang magawa yun. Kasi siyang gumawa kay Satan, sa Indian na yan, pwede naman niyang gawing patayin si Satan. Pero kapag ginawa niya yun, yung mga loyal angels po, matatakot na sa kanya. Di ba? Pwedeng mapilitan na lang silang maglingkod sa Panginoon, magsusumikap silang sumunod kasi sa isip nila, nako, hindi pala ito basta-basta. Pag magkasala pala tayo, papatayin pala tayo. Kaya yung mga banal na anghel, pwedeng mag-serve na lang sila sa Panginoon out of fear. Dahil po sa takot. Pero ayaw naman ng Panginoon yan. No? Ayaw po ng Panginoon na ang tao po o ang mga angels po magsiserve lang sila sa kanya dahil sa takot. Kundi gusto ng ating Panginoon, kahit sa mga tao, hindi po gusto ng Panginoon na magserve lang tayo sa kanya dahil sa takot tayo sa kanya or takot tayo sa impyerno, takot tayong mapahamak kung dating ng panahon. Sana hindi po ang hindi yan ang reason natin bakit tayo naglilingkod po sa Panginoon. Sana hindi yan. Kundi bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Dahil minahal niya tayo. Sana yan po ang maging lesson o maging motive po natin sa atin pong paglilingkod o pagsisilbi sa Diyos. Because we love Him. No? We love Him because He first loved us. Sana yan po ang pinaka-main reason po. Bakit tayo sumusunod sa utos ng Panginoon? Bakit tayo nag-vegetarian? Bakit tayo nangingili ng sabat na totally? Dahil mahal natin ang nagmahal po sa atin. Hindi yung kaya tayo susunod kasi baka maimpyerno tayo pagdating ng panahon. So sumusunod lang tayo dahil sa takot. E pag nawala yung takot na sana tayo pupunta, wala na rin. Hindi tayo susunod. No? Kaya yan pong, kaya sabi ko doon sa kapatid, saka na lang, tanungin lang natin ang Panginoon pagdating ng panahon. Pero yun lang na maabot ng kaisipan ko. Okay? Sana daw sinama na lang si Satanas pagpatay. Oh, mahirap po yun. Kung ganun, parang kini-question mo ang Panginoon. Huwag naman sana tayo magkasala sa Panginoon kung kukwestiyonin natin yung kakayanan niya. Pwede niyang gawin yun. Pero bakit hindi niya ginawa? May purpose po. Okay? So, pinasalamatan ko po lahat ng ating pong mga viewers, Josephine Balino. Maraming salamat po sa inyong panonood. Betty Saholga, thank you po. Okay, maraming salamat po. Lane Serua, thank you so much. Sabi po ni Sister Betty, good evening po, Pastor, and all viewers. Maraming salamat po. Okay. Then, Dante Mangoba, ang sabi po niya, Good evening or good morning around the world. Thank you po sa inyo pong greetings po. Okay? Salamat po. Okay, magandang umaga po dyan sa inyo. Okay, Arlie Bulanti, good evening po sa lahat, Pastor. Thank you so much po. Okay? Sagit Bulanti, magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat. Okay? At sa lahat po na hindi ka po mabanggit po ang inyong mga pangalan. Okay? Alfredo Sonyo, maraming salamat po. Okay? And Sister Nineta Fernandez, salamat po sa inyong pagbigay po ng pangalan. Si Brother Joey. Kilala ko ito, si Brother Joey. Thank you so much po. Okay? Nestle Rua Maniago, salamat din sa inyong panonood. Okay? At sa lahat na hindi ko na po makita po ang inyong mga pangalan, maraming salamat po sa inyong lahat. So ngayong gabi po mga kapatid, bubuksan po natin po ang Book of Revelation, Chapter 4 and Chapter 5. Ito po ang pag-aaralan po natin ngayong gabi. Okay? The Great Throne Surrounded by Thrones. Okay? Ang dakilang trono na napalibutan po ng maraming trono. Ilang trono kaya ito? No? So ito po ang ating pag-aralan po sa tulong ng ating Panginoon ngayong gabi. Okay? The Great Throne or White Throne surrounded by Thrones.
Okay? So ito po ang ating pag-aaralan po sa tulong po ng ating Panginoon ngayong gabi. Okay? So buksan po natin po ang ating, okay, panoorin nyo na lang po mga kapatid, no? Okay. Yan po. Natin kung kayahin po. Papasok mo siya. Ayun. Okay? Yan po mga kapatid, ang pinakaunang text po, Bible verse. Okay? Revelation chapter 4 verse 1. Okay? Revelation chapter 4 verse 1. Ang sabi po dyan, "After this I looked, and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet, talking with me, which said, Come up hither, and I will show thee things which must be hereafter." Okay? Nakita niyo po mga kapatid. So, yan po yung pangitain. Ayan po ang vision po ni John po mga kapatid. No? Pagkatapos daw ng mga bagay nito, yung sa seven churches po mga kapatid, na kanyang nakita, okay, last po doon is yung Laodicea. After these things, sabi po niya, I look, nung minasdan niya at nakita niya po, anong nakita po niya? Behold, a door was open in heaven. Okay? Isang door po na nakita niya po doon sa langit. And the first voice which I heard was as it were a trumpet talking with me and said, Come up hither and I will show thee things which must be hereafter. So ano po ang pinapakita po rito sa atin mga kapatid? Ipinakita po kay John the Revelator. Ipinakita po sa kanya ng ating Panginoong Diyos kung ano yung mga bagay na mangyayari pagkatapos nito. Okay? Ibig sabihin yung mga future events. No? Yung mga pangyayari po sa hinaharap, ipinakita na po ng maliwanag po kay John the Revelator po. Yung mga bagay na mangyayari. Okay? Sa hinaharap. Yan po ang sinabi po sa kanya ng boses na kanyang narinig. Okay? Yan po yung unang tinig daw na kanyang narinig na parang trumpeta na nakikipag-usap sa kanya o nagsasalita sa kanya. Na nagsasabi, humalhalik ka, umakyat ka, at ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na mangyayari. Okay? Kaya, kung kagaya po sa aklat po ni Daniel, yung aklat ni Daniel nung isinulat yun, mga future events, kaya ito naman po sa Book of Revelation, okay? Which ang Revelation na to is connected din po siya sa Book of Daniel, pinapakita po sa atin na meron pong mga bagay na talagang mangyayari. Okay? So, aling door po yung nakita po ni John sa kanyang pangitain? Aling door po yan? Yan po yung door of the sanctuary in heaven. Okay? And yan po mga kapatid ang first apartment of the sanctuary above. Okay? First apartment po. Yan po ang ipinakita po ng ating Panginoong Diyos kay John the Revelator. Okay? Okay, verse 2 po tayo. Verse 2 and 3. Sahin natin po mga kapatid. And immediately, sabi niya dito, I was in the spirit. And behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. Okay? And he that sat was to look upon like jasper, and sardine stones. And there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald. Okay. So, yan po mga kapatid. Makita po ninyo, no?
ng vision po na pinakita po kay John. Okay? At mabilis daw po siyang nasa espiritu. Okay? Nasa espiritu. Okay? Yan po yung in a spiritual condition to receive a vision or to receive the vision. Okay? I was in the spirit. Ito yung time po, mga kapatid, si John, pag siya po ay nag-vision o nakakita po ng mga pangitain. At habang siya po ay nasa vision, ano po ang kanyang nakita? Nakita po niya, mga kapatid, nakita po ni John, mga kapatid, sa kanyang pangitain, isang trono, okay, na set doon sa heaven, kalatag doon sa heaven, and nakita rin po niya na meron pong isa na nakaupo sa trono. Okay? Nakita po niya yan. May nakaupo po sa trono. And siya na po nakaupo sa trono, kung mamasdan mo siya, kagaya siya ng jasper. Minasdan niya, parang jasper. Okay? Ano yung jasper? Isa yan sa precious metal o precious stones. Mamaya ipapakita ko sa inyo po yung jasper. And a sardine stone. Okay, I don't know. Hindi pa ako nakakita sa actual na mga bato na to. Jasper, sardine stone. And there was a rainbow round about the throne in sight like unto an emerald. Okay. So, sa ibabaw po ng sa trono, meron pong rainbow. No? Rainbow. Okay? And then, sa trono. At kung titingnan mo naman siya ng gusto, ay para siyang, it seems like an emerald. Okay? Ang the emerald also is another precious metal. Okay? Yan po ang nakita po ni John in his vision. Okay? So, itong nakaupo na to sa trono, mga kapatid. Sino kaya ito? Yung nakaupo sa trono, walang iba po. It's God the Father. Okay? Ang ating Ama na nasa langit. Okay? Na makapangyarihan po sa lahat. Okay? And then, walang iba po na nakaupo po doon sa throne, no? Kundi ang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, the ruler of the universe, okay? The everlasting God, the everlasting Father, yan po yung nakaupo doon sa throne. Na kung pagmamasdan mo, sabi niya, kapag minasdan mo, to look upon like a jasper. Ito po yung jasper po, mga kapatid. Yan po siya. Okay? Ito pong sa kaliwa po, yan ang jasper. Hindi ko maintindihan ng klaseng bato yan. No. Jasper po yan. Okay? And the sardinian or the sardine stones, yan sa gitna po, in the middle, that is the sardine stones. Okay? I don't know in real life kung anong klaseng bato yan. Okay, basta yan po ang sardinian stone. And then ito pong sa kanan na kulay green, yan po yung emerald. Okay? So, that is what John described the one who sat on the throne. He's like a jasper, sardine stone, and emerald. Okay? I would like to welcome our viewers, Yvonne Samuels. Thank you so much. And according to her, good evening, good morning to everyone. Okay? Thank you so much, my friend, okay, for watching this live program. Okay? Welcome. And may the Lord bless you. So, yan po, mga kapatid, ang description sa isa na nakaupo doon sa throne. Okay? Na
tumutukoy po sa ating Ama na nasa heaven. Okay? So, tuloy po tayo. In Revelation chapter 21, verse 5 and verse 7, okay, anong sinasabi po ng isa na nakaupo dun sa trono? Ito po ang sinasabi po niya. He that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Okay, what a beautiful and wonderful promise from the one who sat on the throne. Okay? He said that I will make all things new. Okay? And he instruct John to write what he heard, okay, from him. For these words are true and faithful. So, kung ano yung sinasabi po ng ating Panginoong Diyos, totoo po yan and matapat. At ang promise po, sabi po dito, the promise is, He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God according to him, and he shall be my son. Okay? So that's a wonderful promise from our great God to those who overcome. Okay? And in what way that we shall be an overcomer? Sa paanong paraan po? Okay? In what way that we can be an overcomer? Revelation 12:10, it says there, And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. That's the only way in which we can be an overcomer if we hold on to the blood of Jesus. Okay? We need to cling, okay, to the blood of Jesus that was shed on the cross of Calvary, because that is the only way of which our sins will be forgiven. The Bible says in Revelation, Hebrews chapter 9, verse 22, without shedding of blood, there is no remission of sin. That is why we need to thank Jesus for giving his life on the cross, and he died for us. Okay? In order for us to be saved from the condemnation of sin, because we have transgressed the law of God. Okay? Kaya pasalamatan po natin ang ating Panginoong Jesucristo dahil tinubos niya po tayo sa pamamagitan po ng kanyang precious blood. Okay? Then Revelation chapter 4 verse 6, it says here, Revelation chapter 4 verse 6, And before the throne there was a sea of glass like unto a crystal. Okay? Have you seen it, my dear brothers and sisters? Like a sea of glass. Okay? So parang glass siya titingnan, pero dagat siya. Pero kagaya daw po siya ng crystal. Okay? Gustong-gusto ko po makita po yan, yung sea of glass na yan. Ang tanong, is it a literal glass or sea of glass? Okay? So, I think so, mga kapatid. That is, yan po, makikita nyo po, no? Sea of glass, like unto crystal. Yan po yan sa trono ng ating Panginoong Diyos. Okay? In His throne. Okay, tuloy po tayo. Revelation 4, verse 4. And round about the throne were 24 sets. Okay? And upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. Okay, sorry, hindi ko po na-flash. Okay. And round about the throne were 24 sets, and upon the seats I saw 24 elders. It means 24 elders sitting. Okay? Clothed in white raiment, and they had on their heads crown of golds. Okay? Good evening to Brother Gideon Nabong. Thank you so much for watching this live program. Okay, so that's the thrones that surrounded the throne. Okay? Round about the thrones
Round about the throne were 24 seats. Okay? And upon the seats, I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. Okay? So, ibig sabihin po, mga kapatid, sa trono po ng Diyos, okay, sa trono po ng Diyos, in the throne, alam mo, ito po yung trono ng Panginoon sa gitna, nakapalibot po yung thrones. Ilang trono yon? 24 thrones. And doon po nakaupo ang 24 elders. Okay, sa trono po ng ating Panginoong Diyos. At mga elders na to, na 24, na nakaupo po doon sa mga trono, they are clothed in white raiment. It means po, itong mga taong ito, ano sa tingin nyo mga kapatid? Talagang mga tao po ito? Yes, tao po ito mga kapatid. Na nakadamit po sila ng maputi. No? Ibig sabihin po, itong mga nilalang na to, sila po ay nadamtan ng Christ righteousness, ng katwiran po ng ating Panginoong Jesus. And they had on their heads crowns of gold. Yung mga crowns naman po, it's a symbol of victory. Crowns. And lahat po na maging overcomer, sabi ng ating Panginoon, I will give you the crown of life. Okay? So, it symbolize victory on their heads. Nakailagay po, crowns of gold. Dahil ito pong 24 elders, sila po ay naging overcomer. Ito po ay mga human beings po ito, mga kapatid. No? Mga tao po ito na dumaan din po ng mga pagsubok sa buhay dito po sa lupa. Okay? And I believe po na ito yung mga tao po noon na kinuha po ng Diyos dito sa lupa. Kagaya po halimbawa ito po. Pakita ko po sa inyo. Ito po. Yan. Sino po yan? And it came to pass as the still went on and took that behold there appeared a chariot of fire and horses of fire and parted them both asunder and Elijah went up by whirlwind into heaven. Okay. Sino kaya yan mga kapatid? Sa tingin, yan po, si Elias po yan. No? Si Elijah po yan mga kapatid. Dinala po siya sa heaven. Okay? And we do not know, baka si Elias po ay isa doon sa 24 elders. Hindi natin alam. No? Ito po ay pwedeng parang ano lang natin. Kung sabihin sa'yo, parang pangagpas mo. Ayun, kanang, parang advance information na it's, baka si Elijah dahil dinala ng Diyos yun sa langit without seeing death, hindi natin alam. Baka isa siya doon sa 24 elders. Okay? Another man po na dinala po sa heaven. Ito po. Nakasulat po sa Jude chapter 1 verse 9. Sino naman yan mga kapatid? Ayan po si Moses. No? Sabi po dyan po, yet Michael the archangel, si Jesus po yan, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses. There's not bring against him a railing accusation, but said, the Lord rebuketh thee, O Satan. Si Satan po ang tinatukoy po dyan. No? So, si Moses po mga kapatid, di ba, namatay siya. Nilibing siya ng Panginoon, hindi man po mga Israelites ang naglibing kay Moses. Ang Diyos po, dahil pinakit siya doon sa bundok eh. Then, doon po siya namatay. Pagkatapos po na ipinakita sa kanya yung land of promise, yung pagdating ng Messiah, pinakita rin po sa kanya. Then, pagkatapos po is natulog na po siya. At nilibing siya doon sa bundok na yon. Nakalimutan ko yung bundok, Mount Nebo ba yun? Parang ganun. Mount Nebo sa Moab. Okay? Doon siya pinakit ng Panginoon, kung hindi ako nagkamali ha. Correct me if I am wrong po kung anong bundok yun. Nebo ba yun? Hindi ko masure, no? Okay. Basta doon siya pinakit sa isang bundok at doon po siya natulog after he saw the in panoramic view the land of promise. Nakita niya po yun. Okay? Then, mga kapatid, hindi namatay si Moses. Pero bumaba po si
Michael. Okay, the archangel. Bumaba po. Yung Michael, the archangel po, si Jesus po yan. Ngayon, nung bumaba po siya, ayaw po ibigay ni Satan ang bangkay ni Moses. Ayaw pong ibigay sa kanya. Bakit po? Mayroon bang karapatan si Satan na mag-claim sa bangkay ni Moses? Of course, mayroon. Bakit po? Dahil alam ni Satan na si Moses po ay nagkasala. Kaya, yan po mga kapatid, tandaan natin po. Once na magkasala po tayo sa Panginoon, o lumabag po tayo sa mga utos ng ating Panginoon, sigurado may nagmamayari po sa atin. Pag namatay tayo anytime, mga kapatid, meron pong mag-aangkin sa atin na tayo ay kanya. Sino yon? Yung kalaban ni Jesus. Ito yon. Binabantayan niya yung bangkay ni Moses. Si Satan po, binabantayan niya, sabi ng spiritual gift sa Story of Redemption. Ayaw niyang ibigay ang bangkay ni Moses kay Michael. Ayaw niya ibigay. No? Pero anong ginawa po ni Jesus? Wala na pong madaming sinasabi si Jesus. Okay? There's not bring against him a railing accusations. Hindi na po nagdala si Jesus po, no? Ng railing accusation. Yung para bang ang dami pang sinasabi. No? Kundi, anong sinabi po ni Jesus? Simple lang po yung sinabi ni Jesus sa kanyang contender, sa kanyang kaaway, the Lord rebuke thee, ang Panginoong Diyos, no? Sasaway sa'yo. Walang nagawa si Satan, kundi ibigay ang bangkay ni Moses. And according to the Story of Redemption, binuhay po ni Jesus si Moses po. Binuhay po siya. At dinala po siya sa heaven. Okay? Dinala po siya sa langit. Eh, dalawa pa lang yun. Sino-sino pa kaya na posibleng umakyat po sa heaven? Sino-sino pa? O, ito po, dagdagan pa natin po yan. Okay? Matthew 27 verse 52 to 53. Mga kapatid, 27:52 to 53. Okay? Sabi po dito, sabi po sa Matthew, the graves were opened and many bodies of the saints which sleep arose and came out of the graves after his resurrection and went into the city and appeared unto many. Alam niyo po kung kailan po nangyari yan? Na maraming mga libingan ng mga banal ang nangabuksan. Kailan po nangyari yan? Nung si Jesus po ay namatay. Napansin niyo po, di ba, nung namatay si Jesus, di ba nagkaroon ng dilim. Bago siya namatay, nagdumilim muna. Okay? Sa 12 noon. Tapos, nagkaroon po ng pagsigaw niya na it is finished. Okay? It is finished. Di ba nagkaroon po ng earthquakes? Nung namatay si Jesus, nagkaroon ng lindol na malakas. At marami po sa mga natutulog na mga banal, sa kanilang mga libingan, bumangon po sila. Arose. Okay, pakita ko po ulit ha. Yan po. And came out of the graves, and many bodies of the saints which sleep arose. Bumangon sila. Okay? Bumangon sila and came out of the graves after his resurrection. Lumabas lang po sila sa kanilang mga libingan, bumangon na sila, pero lumabas lang sila sa kanilang mga libingan nung si Kristo po ay nabuhay na. Nung nabuhay na si Kristo, itong mga banal na bumangon o nabuhay, nung si Jesus ay namatay, bumangon lang po sila mula sa kanilang mga libingan nung resurrection day ni Jesus, pagka-Sunday. Okay, pagka-first day of the week. Then, anong ginawa po ng mga saints na to? Sabi po dito, and appeared unto many. Nagpakita po sila sa marami. Nabasa ko po sa Story of Redemption, itong mga taong ito na nabuhay, noong si Jesus po ay namatay, sila po ang nagdala ng mga patotoo na si Jesucristo ay nabuhay. According to the Story of Redemption. No?
Sila po yung nagbigay ng patotoo kasi naalala nyo po yung mga pari, binayaran nila yung mga sundalo para magbigay sila ng false report. Pero kahit anong gawin po ng mga tao, mga kapatid, para pabulaanan po ang totoong pangyayari, hindi po nila mapigilan po ang Panginoon. Kung gusto ng Diyos ipahayag ang katotohanan, God will make a way. Gagawa talaga ng paraan ang Panginoon. Kaya kagaya po sa history of the Reformation, of the Reform Movement, maraming mga libro na pinapabulaanan nila, pinapasinungalingan nila, sinisira nila ang identity ng Reform Movement nito. Pero kahit anong gawin po nilang paninira, mga kapatid, para siraan po ang Reform Movement na to, yung International Missionary Society, Seventh Adventist Church Reform Movement, kahit anong gawin nilang i-down po ito, pero kailanman hindi po nila ito madadown. No? Bakit po? Dahil ang Reform Movement na to, siya po yung nagdadala ng presenting katotohanan sa pangapanahon pong ito. Sa buong mundo, yung full truth, no, yung buong katotohanan po na na-illustrate po doon sa heavenly sanctuary. Okay? Kaya yan po, mga kapatid. Kaya kahit anong gawin po ng tao, mahirap po sipain, sabi nga ni Jesus kay Paul, it is hard for thee to kick against the pricks. Kahit anong gawin nilang labanan po itong Reform Movement na to, na nabuhay po in time of crisis to defend the law of God, to defend the truth, to defend the principles of truth that God has given to His people, sealed with the blood of martyrs ng First and Second World War, kailanman hindi po nila ito matitinag. Kung hinulaan po ito ni A.G. Daniels na 10 years na ito, parang kagaya ng mga disciples, hinulaan ni Caiaphas yata yun, si Caiaphas po, na if this man is not of God, they will disperse. No? Pag hindi po ito sa Diyos. Pero ang mga disciples, hindi man po nawala, mas lalong dumami. May namamatay, may napapalit na mas madami pa. Kaya sa ating panahon po, mga kapatid, the more na sinisiraan po ang Reform Movement na to, the more na magtatagumpay po ang katotohanan. Kahit nga lang sa dalawang reform, doon sa dalawang reform ngayon na talagang matindi po yung contention. When it comes to administration, sa administration lang naman po may contention po eh. Hindi naman sa doctrine, kasi parehas lang naman ang doctrine. So, doon na lang tayo ibig sabihin, doon tayo mag-uusap doon po sa administration. No? Involved po dyan yung tinatawag na rebellion. Okay? Kasi parehas lang naman ang doctrine. Bakit naghiwalay? Ano ang problema? Di ba? Ano ang problema? Bakit nagkahiwalay? Okay? Sino po ang dapat sisisihin sa paghiwalay? Bakit naging dalawang reform? Okay? Kaya yung confrontation po namin, kung ipahintulot po ng ating Panginoon, ako, volunteer talaga ako, talaga po yung haharap. Willing po ako na haharap sa pangalan po ng ating Panginoon para ipakita po yung maliwanag na kasaysayan po ng bayan ng Diyos na ang nangyari sa 1951 ay may nangyari talagang napakalaking rebellion po. Yan po ang gusto ko pong ipakita po sa mga members po ng M51 na what the 11 delegates has done in the 1951 crisis po is purely rebellion talaga yun. Rebellion talaga yun. Patutunayan ko talaga yan. Doon po harap-harapan kung haharap talaga yung pastor po ng M51. Okay? Yan po, mga kapatid. Kaya, parehas lang naman ang doktrina. Noong 1951, ang dami ng akusasyon. After all, wala namang kaibahan pala sa principle. May na-involve na mga kasinungalingan, di ba? Oh, pagsisinungaling. At patutunayan talaga natin yan based on documents. Mare-review po yung mga senior ko po dito sa online. Okay? Kaya sana pagpalain po ng ating Panginoon na hindi po ito hadlangan ng kaaway po. For the sake of those who are interested to hear the message of the prophecy and history of the Reform Movement. Kasi kahit saan po talagang sinisiraan po ito.
no? Itong reform movement ito. Pero hindi po tayo nababahala po dyan. Hindi tayo natatakot. Kahit siraan man tayo, no? Ang isang bagay po, pag sira na, kahit hindi mo na yan siraan, sira na talaga yan. Pero kung hindi sira, pilit yang sisirain, no? Kung ano-ano na lang po. Pero manindigan lang po tayo para sa katotohanan. Okay? At sabihin lang natin yung totoong nangyari. Kasi kung hindi natin sasabihin yung totoong nangyari, pagtakpan natin yung, halimbawa, pagtakpan natin yung rebellion, naku, delikado yan. We will be guilty with our forefathers. No? Kung nagkasala sila ng pag-rebuildi, tapos tatakpan natin, sasabihin natin hindi rebellion yun, naku, yan ang nakakatakot po. No? Kaya sana mga kapatid, magising po yung mga nasa M51. Okay? M51. Oh, so salamat sa ating Panginoon sa time po na ibinigay po sa atin. Okay? So, ang tanong po mga kapatid, what evidence is there that they were human beings? Itong 20 and 4 elders. Okay? Yan po ang katanungan. What evidence is there that they were humans? Human beings. Okay? So, what do they express in their songs? Kasi umaawit po itong 24 elders eh. Okay? So ano pong mga ebidensya po na itong mga taong ito ay talagang sila po ay human beings? Okay? Revelation chapter 5 verse 9 to 10. Yan po mga kapatid oh. And they sang a new song saying, "Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred and tongue and people and nations, and hast made us unto God, unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth." Okay, nakita niyo po mga kapatid. So paano po ang ebidensya po na masasabi natin na magpapatunay po na itong 20 and 4 elders po na nakapalibot doon sa trono po ng Diyos ang kanilang mga upuan, okay, na sila daw po ay umawit ng new song, okay, na nagsasabi, "Ikaw ay karapat-dapat na kumuha ng aklat and to open the seals thereof at buksan ang silyo nito sapagkat ikaw ay pinatay." And ito po yung maganda po dito na sinabi, "And hast redeemed us to God by the blood out of every kindred, tongue, and people, and nations." Okay? "For thou wast slain and redeem us." Kaya ibig sabihin mga kapatid, ito pong mga 24 elders, sila po ay mga tao na tinubos po ng ating Panginoong Hesukristo. Tinubos po sa pamamagitan ng kanyang dugo. Itong mga taong ito mga kapatid, tinubos sila sa, and hast redeemed us, ibig sabihin tinubos mo kami, okay, patungo sa Diyos sa pamamagitan ng iyong dugo, okay, patungo sa bawat wika, bansa, mga tao at mga nasyon. Eh, yung kamatayan ni Jesucristo po is para po sa buong mundo, para sa lahat ng tao. Okay? Kaya si Jesus po, siya po ay karapat-dapat daw. Okay? Yung Lamb of God is karapat-dapat siya na siya po ang magbubukas o kukuha ng aklat at magbubukas po ng selyo nito. Kasi itong aklat na ito mga kapatid, eh, silyado po ito. Okay? Nakasil po siya. At nakita, kung titingnan nga natin yung sinulat po sa Revelation chapter 5 verse 1. Okay, sabi po dito, "And I saw the in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals." Itong aklat na to sa chapter 5 po is
na aklat na to, silyado siya ng pitong silyo. Okay? And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and his and to loose the seal thereof. Okay? Sino daw po ang karapat-dapat na magbukas ng aklat? Okay? At magbubukas ng kanyang silyo. Sealed kasi yung aklat na to eh. And no man in heaven nor in the earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. So wala po kahit sa, anuman sa langit, sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, wala pong karapat-dapat na magbukas ng aklat na to. Okay? Wala pong sino man na karapat-dapat na magbukas ng aklat na ito, mga kapatid. Okay? Kaya, itong 24 elders po, mga kapatid, no? Ano po ang kanilang ginawa ngayon sa ating Panginoong Jesucristo, no? Na sinabi nila sa kanilang awit, is worthy to, he is worthy na kumuha ng aklat at magbukas. Siya na po yung karapat-dapat na kumuha at magbukas ng aklat. Okay, tuloy natin po itong 24 elders. The four and 20 elders fall down before him that sat on the throne and worship him that liveth forever and ever and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasures they are, and they were created. Okay? Kaya yan po, mga kapatid, ang pag-worship po ng 24 elders doon sa nabubuhay magpakailanman. At kanila daw pong inilatag ang kanilang mga crowns before the throne. Parang tinanggal nila po, ibig sabihin, yung kanilang mga corona at inilagay nila sa harapan ng trono at sila po ay nagsabi, Ikaw ay karapat-dapat, O Panginoon, na tanggapin ang kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan. For Thou hast created all things, and for Thy pleasure, they were created. Okay? Kaya yan po, mga kapatid, ang napakaganda pong adoration na ipinakita po sa atin ng mga elders na to, okay? Para po sa ating Panginoong Jesucristo. Para po sa nakaupo doon po sa trono na siyang tumubos sa atin sa pamamagitan po ng kanyang dugo. Okay? So ito po, mga kapatid, ang hanggang dito na muna po yung ating pag-aaral. Itutuloy po natin ito bukas, mga kapatid. No? Kasi medyo, ano pa po ito. So itutuloy po natin ito bukas. Okay? Gusto ko pong pasalamatan ang atin pong mga viewers po. Okay? Romano Windel, thank you so much po sa inyo pong panonood. Sister Liv Loses, maraming salamat po. Leonor C, maraming salamat po sa inyong lahat. Dionisio Saplad, okay. And from Gijon Nabong, good evening po. Salamat po. Good evening din sa inyo. Okay, from Dionisio Saplad, good evening po Pastor Nestor. At sa lahat ng mga nakikinig, God bless po sa ating lahat. Salamat po. Okay? So, salamat din po sa mga nag-share po ng ating live po ngayong gabi. At yung mga mag-share pa lang po, maraming salamat po sa inyo. And gusto ko rin pong pasalamatan si Brother Leo Malong Ganzon. Thank you so much po. Okay? And Flora Mae D. Galicia, maraming salamat sa inyo pong panonood. Okay. Okay, so pasensya na po yung kung mayroon pang iba na hindi ko po nabanggit, humingi pa ako ng paumanhin, no? Kasi maliit lang yung ating monitor. Talagang paggabi po naglulok ko talaga yung laptop ko.
Hindi ko naman siya ma-open yung aking Facebook. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat and purihin po ang ating Panginoon ngayong gabi. And kung sakaling mayroon po kayo pong clarification, mayroon kayong katanungan, okay? Huwag po kayong mag-atubili po na ipaabot lang po ang inyong pong katanungan kagaya po ng isa nating viewer, si Brother Joey Fernandez. Maraming salamat po sa inyong tanong. At sa iba po na mayroon pa pong mga clarifications, ipaabot niyo lang po mga kapatid. Welcome na welcome po ang inyong pong mga katanungan. Okay? Then abangan niyo po yung ating amin pong pag-aaral po. Pag-aaral lang naman po ito. Nagagawin po doon sa Mindoro. Abangan nyo po yan ngayong May 21 po. Sunday po yun. May 21, sabi po nila, kahit hanggang 21, hanggang 1 week po kasi, 21 hanggang 28. No? Parang ganun po yun. Pero sabi ko, sige lang po, walang problema. Dahil ang sarap naman pong mag-aral, lalo na pag ang mga makikinig po ay interesado talagang malaman po nila ang katotohanan. Ang sarap pong mag-share, no? Kaya sana tulungan po ng ating Panginoon at pagpalain po itong sharing na to, amin pong pag-aaral po doon sa Mindoro. Ipag-pray natin mga kapatid sa Panginoon na sana ang Panginoon po ang magtagumpay. The truth shall prevail. Sabi po ng isang kapatid natin na galing po sa sulad, okay, si Brother Jody Simblante. Okay? Na-appreciate niya po yung schedule po na yung nakapost po dyan sa Facebook. God bless, sabi niya, Pastor, the truth shall prevail. Yan po si Brother Jody Simblante. Nakasaksi po yun siya sa sharing na ginawa po namin doon sa Tandag City. Kaya sabi niya po sa akin nung pagkatapos po ng bago pa lang yun siya sa Reform, sabi niya sa akin, mabuti na lang Pastor naka-attend ako dito sa nasaksihan ko itong sharing na to dahil napakaliwanag po na ito palang IMS talaga ang original at totoong Reform. Nasambit talaga po yan ng kapatid na yan bago pa po yun siya sa Reform. Oh. Marami din siyang tinanong doon sa side po ng yung kaharap po namin, M51. May nagtanong din po siya kasi pwede naman magtanong yung mga nakikinig. Pero doon po sa presentation po, makita po, nakita talaga niya yung kaibahan. No? Kaya, purihin po ang ating Panginoon. Kaya yun din po ang gusto ko pong mangyari po ngayong sa Mindoro. Sana makita po ng mga makikinig po, manonood, lalo na yung mga member po sa M51, sana i-open nila yung isip nila, yung puso nila. Feel free muna at the time habang sila manonood po. And let the Holy Spirit work in their minds and hearts. Kasi nakita po namin mga kapatid dito po sa Mindanao. At kahit hindi lang po sa Mindanao, basta ang mga membro po ng M51, uupo lang po, uupo sila, feel free. Then, makinig po ha, yung malaya lang po na wala mo nang parang empty mo na yung sarili, makinig po sa kasaysayan po ng bayan ng Diyos. Makaintindi talaga mga kapatid. Kaya ako naintindihan ko yung M51, yung mga kaibigan ko dyan. Kung maaari, ayaw na po nilang pasalitain yung mga IMS. Sinabihan talaga ako nila, bawal na kayong magsalita. Kasi nakita nila, obserbahan nila, the more na ang mga member po makinig sa IMS, talagang sa tulong po ng Panginoon, kahit simpleng pag-aaral lang po, talagang maintindihan nila na ito talagang IMS ang totoong Reform Movement. Nakita ko rin po yan. Kaya naintindihan ko po yung side po ng M51 leadership. Pinagbabawal na po nila na pasalitain po ang mga IMS, lalo na yung mga pastor, sa kanilang mga churches. Kaya sabi ko nga sa kanila, ano ang kaibahan mo sa big church? Pinagbabawalan na rin po, huwag kayong binawarningan na rin po yung mga members. Kaya ako, maraming nakakilala sa akin na hindi pa nila ako nakita personal. Naririnig lang nila yung pangalan ko, yung mga kasamahan ko din dito. Ganun po. Dahil natatakot po sila, no, na ang kanilang mga membro ay magkaroon ng ugnayan sa mga IMS.
Pero sana po mga kapatid, yun nga sabi ni Brother Judy, the truth shall prevail. Kaya mga kapatid, ako po yung humiling po sa inyo ng tulong po na ipag-pray po natin itong pagharap na to for the sake po doon sa mga nag-request po. Hindi naman ito sa side ng IMS po ang nag-request. Sa side po nila. Members po nila ang nag-request po na magharap-harap po yung pastor ng IMS at pastor ng nila. Yan po. Ang talagang humiling nito sa akin po, ako po yung hinilingan na sana gusto ko talaga, pastor, na magharap-harap ang pastor namin at pastor sa IMS. Dahil talagang nagsisearch ako. Kailangan ko to sa pagsisearch ko. Dahil talagang nagdidis. Kasi ang palagi na rin niya napapakinggan, side lang sa kabila, sa kanila lang. Kaya nga, palagi kami nag-uusap through video call, no, para yung mga tanong niya. Kaya, yun. Kaya nabuo po itong ano na to, no, yung schedule na to. Sana po, hindi po mahadlangan ng kaaway for the sake of the souls na nag-request po doon sa lugar na yun. No, kasi pwede pong gumawa ang kaaway po eh. May mga circumstances po na mangyari na hindi po matuloy. No? Then, kaya sana mga kapatid, ipanalangin natin na talagang matuloy po ito, no, sa tulong po ng ating Panginoong Diyos. And para po yung mga kapatid natin doon sa Mindoro, masayahan din po sila. Just imagine kung may makaintindi po doon after ng pag-aaral. Di ba? So, di natin alam. Alam po ng Panginoon, ang mga anak niya, alam niya kung saan nakatira eh. Pero nangyari po ito for a purpose, kaya may purpose talaga ito mga kapatid. No? Yung bagay na ito. Kaya ako po yung maasa na ang Panginoon ang gagawa po sa kanilang mga puso. Gagamitin lang po kami, nila Brother Francis, nila Brother Donald, nila Brother John Gunn. Okay? Kung sino pa po yung ipasama sa amin doon, okay, sana maging instrumento lang po kami sa kamay ng ating Panginoon para sila po ay matawagan galing po doon patungo sa totoong iglesia ng ating Panginoon. So maraming salamat po sa inyong mga prayers and sana magkaisa po tayo para po sa paglilingkod natin sa ating Panginoon na mayroon pong pananampalataya at pagmamahal. So okay, sa ating pagtapos po, manalangin po tayo. Ama po namin na nasa langit po kayo, sambahin po ang inyong pangalan, dumating po ang inyong kaharian, maganap po ang inyong kalooban dito sa lupa gaya po ng nasa langit. Nagpapasalamat po kami, Panginoong Diyos, sa mga biyaya, mga pagpapala na patuloy niyo pong ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig na sa kabila po ng aming mga pagkukulang, mga kahinaan, ngunit minahal niyo pa rin po kami. Salamat po sa lahat ng mga pribilehiyo, oportunidad na ipinagkaloob niyo po sa amin na kami po ay makapaglingkod po sa inyo habang po may panahon pa. Pagpalain din po ang aming mga kapatid na nasa health problems po ngayon, si Brad Pupong. Tulungan niyo po siya, Panginoon, at pagpalain. Pagkaloob niyo po sa kanya ang kapayapaan, kalakasan ng kanyang pananampalataya, pagtitiwala po sa inyo, kasama po ng kanyang pamilya. Pagpalain niyo po sila na manumbalik sa kanila pong sigla ang mga may karamdaman, Panginoon. Kaya din po si Brother Paul, tulungan din po siya, O Diyos, at pagpalain. Kung mayroon pa kayong mga plano para po sa kanilang mga buhay, kayo po, Panginoon, ang masunod. Maganda po ang inyong kalooban, di po ang sa amin. Ingatan din po kami ngayong gabi sa amin pong pagtulong. Pagpalain po ang lahat ng mga nanood, ang mga manonood pa lang sa amin pong pag-aaral gabi-gabi. Ito po, O Diyos, ang aming samod dalangin. Maganda po ang inyong kalooban. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Hanggang bukas po ulit, bukas ng gabi, tayo po ay magsama-sama sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral na hatid po sa inyo ng The Voice of True Reformation. Pagpalain naman tayo ng ating Panginoon, ito po ang inyong lingkod, Brother Nestor. God bless us po.